So, sa mga nag-subscribe sa akin, I am so grateful kasi nag-subscribe kayo sa akin. At siyempre, nag-subscribe kayo. Gusto nyo yung aking sharing about Word of God. Right? Hello po sa ating lahat ulit. At siyempre, ito yung pang-last na ating points about how God's love will change us. Alright? At syempre, mabilis ang araw. So, panglima na po to. Ito yung last about how God's love will change us. Okay, ang title niya is same sa number 4. Okay, God's solution. Alright? So, yun ang makakaramahab sa all of us have been hurt. Right? It's a painful part of our life. Right? A parent neglects you or even abuses you. Alright? A friend disappoints you or betrays you. Diba? Maraming ganyan. Kahit na matagal na nating mga kaibigan yan, kung ano naman, dinidisappoint ka, diba? Or betrays you. Napaka ano naman yun, diba? Napaka sakit naman yun. Alright, so a stranger assaults your loved one. Okay? It's as if you have been stabbed in the back, but the knife is still there. And every time you replay the hurt in your mind, you twist the knife a little more. The pain never leaves, and the wound never heals. Okay? What can we do? What can we do about this pain and poison that ruins our life and robs our joy? Okay? Alright, so God has a solution. Alright, God's solution is simple, but it's not easy. Alright, God's solution is grace. Extend grace to the person who hurt you. Alright? So, forgive, maramakapsat. Right? Forgiveness does not mean that all of your hurt and pain are gone. Okay? That may take a very long while. Forgiveness means that you have made a choice to forgive, to let go of your anger, to let go of your resentment, to let go of your right to get even. You have said to God, Lord, I forgive him or her. Okay, I choose to forgive him or her. I give you my anger and my resentment, my desire to give even. I give it all to you. Okay, take the knife out, let the pain go, let the wound heal. Alright, so set a prisoner free. Set yourself free from the prison of pain and poison. Forgiveness is a healing choice, a choice made by Christ's strength in us, a choice made because of Christ's grace to us. Okay, so maaaraw absat, napakaganda ng God's solution na to, kasi yun nga ang sabi nga doon ay forgiveness does not mean that all our hurt and pain are gone. Okay? Hindi ibig sabihin nun na mawawala na lahat yung pain natin. Hindi ibig sabihin na pag nag-forgive ka ay mawawala na yung hurt and pain na ginawa sa'yo ng isang tao. Sabi nga doon ay forgiveness is a healing choice. A choice made by Christ. Strength in us. A choice made by Christ. A choice made because of Christ's grace to us. Okay? Sabi nga nila, ang Diyos nga nakakapagpatawad, tao pa kaya. Diba? So, para sa akin, ay napakaganda yung words na to. Okay? Kasi, sa akin mismo, nangyari sa akin yan. Alright? At, hindi ko na kukwento kung ano yung ginawa sa akin, pero, grabe yung ginawa sa akin, but I choose to forgive them.
Okay? Kasi nung na-forgive ko sila, doon ko naramdaman yung gaan ng aking loob. Wala akong kinikimkim na sakit ng loob sa tao na gumawa sa akin noon. At the same time, pinagpipray ko pa sila. Okay? Sabi nga nila, kung ano yung gustong gawin ng tao, gawin lang nila kasi choice nila yun na gawin. Kasi buhay nila yun eh. Choice nila. Kung ano yung gusto nilang gawin, yun na yun. Okay, so hindi natin yan mapipigilan kung ano yung gustong gawin ng tao. Like, sa akin, kung ano yung gusto kong gawin. Diba? Wala naman silang magagawa kung ano yung gusto kong gawin. Pero, I choose to forgive the person who did that to me. Okay? So, sana makaramab sa at ganun din kayo. Kahit gaano kasakit yung ginawa sa'yo, kung kahit gaano kagrabe yung ginawa sa'yo, just choose to forgive, maaaraw ko mabsat, okay? Ako na nagsasabi sa inyo, napakagaan ng loob nyo. Gagaan yung loob nyo. Kasi wala kayong kinikimkim na sama ng loob sa tao na gumawa sa inyo. At the same time, ipag-pray nyo na rin. Napakaganda, napakagaan po, maaaraw ko mabsat, na yun ang gawin nyo na lang. Okay? Instead na isipin nyo kung ano yung ginawa sa inyo, pero mas maganda na yung patawarin nyo na lang sila. Okay? Okay, alam ko na hindi madaling magpatawad, mga karamagabsat, kasi syempre hindi mo naman siya mapapatawad right away. Kunwari, ginawa sa iyo yung bagay na hindi magandang ginawa sa iyo. Like ngayon, hindi naman natin pwedeng sabihin na patatawarin mo na siya ngayon din or bukas. Siyempre, process yan. It takes time. Okay, parang sugat din yan. It takes time to heal. Alright? So, pag nag-heal na yung sugat, then, pwede mo na siyang patawarin. Kasi, pag yung sugat naman, pag nag-heal na yan, wala nang sakit. Alright? So, hindi ibig sabihin na pag na-forgive mo yung tao, ay makakalimutan mo na yung ginawa sa'yo. Hindi, parang sugat nga lang yan na pag yung sugat nag-heal, mawala ng sakit, pero yung peklat nandun pa rin. Okay? So parang ganun din yun, mga karamagsat. So just sa advice, mga karamagsat, mas maganda yung magpatawad tayo. So yun lang, mga karamagsat, yung aking advice this morning. Medyo mahaba ngayon kasi maganda kasi yung words na nakuha natin, mga karamagsat, about forgiveness. Forgiveness is not easy, pero napakaganda ng loob mo, gagaan yung loob mo kasi nakapagpatawad ka. Okay, so mga karamagsat, at syempre children lang tayo ulit. Okay, kung ano yung makita natin ulit sa daan. Alright? 2 hours later. Alright, so good morning again, araw mabsat, at narinig nyo ulit yung aking sharing. Alright, so ngayon wala naman tayo masyadong sabi ko kanina, chill ride lang. Siguro mag-isip na lang tayo ng mapagkikwentuhan. Alright, yun nga pala, yung share ko lang sa inyo, mga araw mabsat, yung ating kung ilan na yung subscriber natin. So, sa mga nag-subscribe sa akin, I am so grateful kasi nag-subscribe kayo sa akin. At siyempre, nag-subscribe kayo. Gusto nyo yung aking sharing about Word of God. Right? Maraming salamat. At sana maaaraw mabsat, no? Ma-share natin ulit sa ating mga kaibigan at sa ating mga pamilya. Okay? Kasi lahat naman ng mga tao ngayon may mga Facebook na, 'di ba? Sa mga social media. Alright? So sana makaramabsat, dumami pa yung ating mga subscriber. Alright? Kasi gusto kong kumalat, makaramabsat yung Word of God,
'di ba? Eh syempre nandoon na rin yung sana mag-monetize tayo. Kasi once na monetize na tayo, ibig sabihin dumadami na yung mga ano natin na share ng mga word of God, 'di ba? So, 'yun lang naman yung aking target makaharap sa at dumami yung subscriber para dumami rin yung ma-share natin na word of God. Alright? So, mga karong absat, ginagawa ko itong pag-share ng word of God. Okay? Dahil yan ang ni-reveal sa akin ng ating God. Okay? Kasi yung mga sinasabi ko, mga karong absat, hindi galing sa akin. Alright? Ginagamit lang tayo ng ating Panginoon para makapag-share ng word of God. Alright? So, siguro pag na-monetize tayo, yan ang dahil sa Panginoon. Okay? It's a blessing na rin yun, makarumakabusat. Kasi, siyempre, pag once na-monetize ka na, alright? And of course, sino ba naman ang ayaw kumita ng pera, diba? So, pag na-monetize na ka, at siyempre, marami ka ng mga views, alright? Marami na tayong mga subscriber, marami na tayong family, siyempre, kikita na rin, siyempre, kikita ka na rin ng pera, diba? So, kaya ka nga nag-vlog, di ba? Napaka-ipokrito mo naman kung sasabihin mong okay lang na hindi ka kumita ng pera, di ba? So, yun nga, kung sabi ko nga kanina, siguro pag na-monetize tayo, galing na rin yun sa ating Panginoon. It's a blessing na rin makarumakasat, okay? So, kung tayo naman ay na-monetize, right, at kumikita na tayo ng pera, syempre, yung pera na gagamit na kikitain natin, ay itutulong din natin sa mga tao na nangangailangan maaaraw makabisat. Okay? Marami dyan, maraming mga taong pwedeng tulungan. Hindi lang yung mga nasalanta ng bagyo, kung nataon na may, ano, nataon na may kalamidad na ganyan. Diba? Meron dyan mga ano maaaraw makabisat, mga bahay ampunan, gusto mo mag-share, or yung dito sa mga nakikita mong mga tao dito sa street, kunwari yung mga street sweeper, diba? Pwede mo silang bilhan ng pagkain dyan, stop, kintuan mo sila, bigyan mo lang sila ng makakain, kahit yung isang ano lang, yung sa hapunan or sa tanghalian, diba? Makakara kumabsat. Para kami dyan mga taong ano, pwedeng matulungan natin, hindi lang sa mga nasasalanta ng bagyo, okay, sa mga lindol, diba? So, kung na-monetize na tayo at siyempre, nangyari yung mga ganong kalamidad, bagyo, at meron tayong konting kita, diba? Itutulong din natin yan sa ating mga kababayan. Alright, sabi ko nga, pag na-monetize na tayo, it's a blessing na yan na nanggaling sa ating Panginoon, diba? So, sana na araw nga, bisat, dumami yung ating subscriber para marami tayong ma-share ng word of God. Paulit-ulit na ako, no? Pero yun ang totoo, mga araw nga, bisat. Yun ang totoo, kahit paulit-ulit ako na sana ma-monetize pa, sana maraming subscriber, parang ganun. Pero totoo yun, mga araw nga, bisat. Kailangan natin yan. Kailangan natin yan sa ating pang-araw-araw na pumumuhay, mga araw nga, bisat. Kailangan nating makarinig ng salita ng Diyos. Okay? So, yun nga mga araw mabsat, hanggang dito na lang ulit ang aking vlog. Sana, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, okay, please support my channel, mga araw mabsat. Please support my YouTube channel. Okay? At see you in my next vlog, mga araw mabsat. Please wash your hands, wear your face mask, wear your face shield, okay? Pag wala tayong gagawin importante sa labas, huwag na tayong lumabas para hindi naman kawawa yung ating mga pamilya na uuwian natin, okay? Importante mag-sanitize at pag galing tayo sa labas, especially sa mga crowded na mga place, please
tanggalin na natin yung ating mga damit at make sure na meron kang damit sa labas pagbalik mo, okay? Bago ka lumabas, prepare mo na yung damit mo para pag ganun mo, pagdating mo sa bahay, tatanggalin mo na lang siya, palit, and labahan mo agad, di ba? At syempre, sana ma-sanitize natin yung mga shoes natin. Alright? So, yun lang mga araw kamusat, no? Nandito na lang ulit. And see you in my next vlog. God bless. And pray always mga araw kamusat. Thank you and peace. Thank you.